Hello po mga ka-LRT. Kamusta po sa inyo lahat? Padating na po natin dito sa work. Maya-maya po, papasok na tayo. Pakwento naman po natin si BBM. Si President Bongbong Marcos. Ta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Panasan ako yun, medyo maingay yung ano. Paligiran natin, maingay. So dito lang tayo mag-video kasi sa loob. Pamahal ka rin tayo sa music. So dito lang pa tayo mga ka-LRT. So may bago pong project si BBM. Alam niyo po ba kung ano yung project ni BBM na talagang nakakalula yung presyo ng halaga ng project dahil umabot po ito. Tumataginting na 3.6 billion. Hindi po peso sa dollar po. 3.6 billion dollar yung halaga ng project o project kung gagawin niya. Pero kahit ganun po kamahal, pang matagalan naman po ang gagawin project ni BBM. Pang matagalan, talagang katulad ng mga project ni President Marcos, hanggang ngayon po ay napapainabangan po natin. Po ng proyekto ng kanyang ama ay talagang hanggang sa ngayon po ay ating napapainabangan. Yan po yung magandang proyekto, pang matagalan. Hindi yung proyektong ngayon din ay masisira din kagad-agad. Tulad ng tulay na kahoy. Yung mga walang silbing proyekto. Pero palipasin na natin yun. Tapos na yung panahon. Panahon nila. Tapos na yung mga administrasyon nila na walang kakwenta-kwenta. So ito po, talagang pang matagalang proyekto. Wala pong iba kundi ang Bataan, Cavite, Interlink. Na kung tayo pa nasa Manila tapos bibiyahe po tayo ng Bataan, yung regular na way ay aabot po ng 5 to 6 hours yung biyahe natin. Paano nga pumunta? Hindi pa napupunta dun eh. Paano ko nasabing ganun kahaba? Ay kulang 30 minutes lang po from Cavite to Bataan. Bataan to Cavite. 30 minutes lang po magiging biyahe. May budget po ito na 3.6 billion. So ganun po. Ganun po kaginawang nangyayari siya mamamayan Pilipino. Pag natapos po ito. Ito po ay tatagal ng 6 years. Simula po ngayon. Mamaya po, papayta po sa inyo mga video na nag-operate na po mag-drill, mag-start. Yung mga pictures. Yung mga pagsasalta ni BBM. Mamaya po, papayta sa inyo. So ngayon nag-start na ang drilling. So estimated guys, God willing po, matapos po ito mga 5 to 6 years. Grabe. So ang ganda po, di ba? Napakagal ng tulay, napakagal ng proyekto ni Pangulong BBM. Itong Cavite, Bataan, Interlink Bridge. So ito na guys, i-start na natin yung drilling po dito. Let's go! So ito po, malapit na pang pakita yung start ng pag-drill. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Excited na po tayo. Whoa, excited na sila. Attention drill floor. Start drilling. Start drilling. Nung pinindit po ni President BBM yung button, ay talagang automatic na pong start yung pag-drill sa mga naglalakay ang barko. So dalawa pa lang po yung naunan. Ito po. So ito po yung dalawang automatic na nag-drill. Pagkapindot ni press BBM ng push button. Yung po yung dalawa nag-drill. Dire-diretso na po yun. Simula sa mga oras na pinulit po ni BBM. Okay.
Ang ganda po, di ba? Ang ganda po. Kaya lang, 6 years pa lang po. 6 years pa bago magamit. Tuntulay ng Cavite, Cavite, Bataan, Interlink Bridge. So, ang Bataan, Cavite, Interlink ay umaabot po ng 32.1 kilometers. Ganun pong kahaba. Ganun pong kahaba yung project niyang tulay. Na talagang dadaigin pa po yung tulay ng Amerika to Canada. So, mas mahigit ang pa po natin yun. Pag po nangyari yung tulay na to, talagang pinamahaba po ito sa buong mundo na tulay. So, tulad po ng ginawa ni President Duterte, ay pinangako po ni President PBM na itutuloy-tuloy lang po niya ang mga proyekto. Build, build, build better. So, yun po ang pangako sa atin ni PBM na talagang pinaparamdam po niya talaga, tinutupad. Although, lahat naman po yung ating mga karatig bayan, mga karatig probinsya, talagang nung panahon po ni President Marcos, ang plano po niya talaga sa kanyang blueprint ay maglagay ng mga tulay para maging pag-iisay niya, pagbubuklod-buklodin niya yung mga malalayong probinsya para madali lang po yung pagpunta natin kung dire-diretso lang punta na. Wala masyadong roro, wala masyadong ferry, along bridge yung mangyayari sana kung hindi po nawala siya. Matagal na po. Ingay! Ang ingay ng mga jeep. So yun po yung blueprint ni President Marcos na maglagay ng tulay sa buong bansa natin. Mahahabang tulay. So sana po ay matupad po at madagdagan pa po ni BBM yung mga tulay na pinapagawa niya ngayon. Sana hindi lang po ito pati po sa around Bisaya and Mindanao po. Ito yung plano ni President Marcos, yung kanyang tatay. So maraming salamat po sa pagpanood mga KLRT. Ingat po sa atin lahat. God bless. Ingat po sa ating Pangulo. Maraming pong umasa sa inyo. Salamat po.